Mga ka-farmers, magandang araw sa inyo. Welcome back dito sa ating YouTube channel. Ngayong araw mga ka-farmers ay December 7, 2022 at ang edad ng ating ampalaya ay 29 days mula ng direct sinig dito ang ating mga ampalaya mga ka-farmers. Ayan, makita po ninyo mga ka-farmers ang ampalaya natin. Ayan, napakalago na. 2 days na hindi ako umuwi dito at pagdating ko kanina dito mga ka-farmers, namangha ako at nagulat ako mga ka-farmers kasi nakita ko sa ampalaya natin ay biglang yumabong talaga mga ka-farmers. 2 days. 2 days lang na hindi ako nakauwi. So yan, makita po ninyo ang ampalaya natin. At sa previous na video natin na in-upload mga ka-farmers, makita po ninyo medyo payat pa sila. Pero sa ngayon mga ka-farmers, yan, makita po ninyo after ng 5th application natin ng abono na Unique 16, 4 kilos sa isang 200 liters na tubig. Yan, maganda ang epekto mga ka-farmers sa ating ampalaya. Yan, makita po ninyo. So, napakaganda talaga mga ka-farmers ng epekto ng Yara Fertilizer Seed, of course. Ang Maldilo Liquid Fertilizer na in-apply natin dito, yan ang epekto niya mga ka-farmers. Yan. So ngayon mga ka-farmers, mayroong akong gustong sabihin sa inyo. May gustong sabihin si Police Farmer kasi nanggigigil na talaga ako. Sawang-sawa na ako mga ka-farmers kaya binanatan ko na. Tinira ko na. Ang mga damo dito sa ating ampalaya mga farmers. Yan, kung makita po ninyo ang damo sa gitna ng ating ampalaya, sa tabla ng ating ampalaya, napakayabong, napakasukal at nakapangit tingnan. Kaya nakapagdesisyon ako mga farmers, ilang beses kong pinag-isipan, ilang beses akong nag-alinlangan kung mag-apply ako ng herbicide dito sa ating ampalaya. Kaya kanina binanatan ko na mga ka-farmers, tinira ko na. Inapplyan ko na ng Basta herbicide itong mga damo sa gitna ng ating ampalaya. At sa next succeeding days, after 3 days siguro, makita natin ang resulta dito sa ating ampalaya. So, previously, natakot ako na baka maapektuhan ang ating ampalaya, baka mapiktuhan ang mga talbos nila. Pero sa nakikita ko naman sa ibang mga farmers tulad ni Sir Gestrel Palacio Carion, nakita ko sa kanyang ampalaya na napakalinis at ang kanyang inapply ay contact herbicide na Bariton. So nagkataon na ang ating nabili ay Basta herbicide. Isa na magkaparehas lang naman sila mga farmers, parehas lang ang active ingredient nila na glufosinate ammonium, magkaiba lang kanilang brand name. Pero magkaparehas lang ang epekto. Contact herbicide. So kanina nakapag-spray na ako dito mga farmers. Ang in-apply ko na herbicide ay Basta. And then ang ating mixing sa 16 liters na tubig ay nasa 100 ml. O yung 100 ml na Basta herbicide, hinalo natin sa 16 liters na tubig at in-spray natin dito sa damo, dito sa ating ampalaya mga ka-farmers. So itong mga damo kasi mga ka-farmers, napaka sukal na dito sa ating ampalaya. Yan, kung makita po ninyo, medyo ma-turn off kayo kapag nakita ninyo itong video natin na masukal ang damo. Pero next day siguro mga farmers, after 3 to 4 days, makikita ninyo na madidilaw na itong mga damong ito. At sana ay hindi maapektuhan ang ating ampalaya. Pero confident naman tayo mga farmers kasi ako mismo ang nag-spray dito. Hindi ko talaga pinaubaya sa mga tauhan ko. Ako personally ang nag-spray dito para just in case. Alam ko kung ano ang tamang gawin. So kasi kapag tauhan lang natin ang hayaan natin mag-spray dito, baka hindi nila makontrol. So ako talaga gusto kong hands-on ako sa lahat na ginagawa ko dito, kaya ako mismo nag-spray dito mga farmers. So ano ba ang disadvantage kapag hindi tayo nag-spray dito sa mga damo mga farmers?
So, unang-una, itong mga damo mga farmers ay kaagaw ng mga tanim natin sa mga nutrients na in-apply natin dito sa ating mga tanim. Although na may plastic mulch tayo, malayo ang distansya ng mga damo sa puno ng ating ampalaya. Pero sa tayo ng ating ampalaya, sa edad nila na 29 days, ang mga ugat nila mga farmers ay nandyan na sa gilid ng ano ng plastic mulch na yan. So medyo may kaagaw na ang mga ampalaya natin sa nutrients. Kasi dito sa gitna ng plot na ito ay maraming chicken manure ang sinabog natin dito. So ayan, kung makita ninyo ang damo, napakabilis nilang yumabong kasi nga ay mayaman itong lupa natin sa organic fertilizer na chicken manure. So yan, kung mamatay ang mga damong ito, wala nang kaagaw ang mga tanim natin sa mga nutrients na ibinibigay natin sa ating ampalaya. And then isa pang disadvantage kapag mayabong ang damo sa ating tanim, itong mga damong ito mga ka-farmers ay pinamamahayan ng mga insekto. Napakadami mga insekto dito, mga paru-paro, mga leaf hoppers, nandyan sila, yung mga rice bugs, nandyan sila. So kailangan nating isprihan ito palagi ng mga insecticides kung hindi tayo mag tanggal ng damong ito, kung hindi natin papatayin ang damong ito. So ang tendency mga farmers, kapag maraming insekto dito sa mga damo, isa sila sa mga vector, isa sila sa nagkikiri ng sakit mula sa mga sa lupa papunta sa ating ampalaya mga farmers. Yung mga aphids, sila ang mga vector ng pamamarako virus. So dapat panatilihin nating malinis itong ating tabla para malayo sa insekto ang ating ampalaya. So ayan, nakapag-desisyon ako mga ka-farmers. Siguro nabigla kayo kung ano yung intro ko na binanatan ko. So damo lang yan mga ka-farmers. So yan. And then isa pa sa disadvantage kapag hindi tayo nagtanggal ng damo dito, kapag hindi tayo nag spray sa damo dito mga ka-farmers, itong mga damo mga ka-farmers, yan kung makita po rin nyo, siyempre kapag mayabong ang damo, nakaka-turn off, tingnan. Magkapaangit tingnan ang ating ampalaya. Pero kapag malinis ito dito, next succeeding days, kung malinis na ito, siyempre, puging-pugi ang ating ampalaya, ang ating taniman mga ka-farmers.